for today's video ay magluluto na naman tayo at ang recipe na gagayahin natin for today is yung kay Miss Julia Barreto. Ang niluto niya is chicken salpicao. Yung gagawin naman natin is beef salpicao. Mommy has this recipe called her beef salpicao recipe. And it's very yummy, right? Gagayahin nating recipe for today. So, ready na ako. Miss Julia dito is chicken. Yung gagamitin ko naman is beef. Yung mga taba-taba na ganyan, yung masarap dyan. So, ibababad lang natin ito. Ang dali lang actually nung recipe nila. Ibababad mo siya for 1 to 3 hours. Ito yung kanyang sekreto. Liquid seasoning na Knorr. At saka, maraming paminta. So, ito yung gagamitin kong paminta. Put the Knorr, she put lots of pepper, as much as my mom loves pepper, and I think I got it from her, so good. Pepper, 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 pepper. Maglalagay tayo ng mga 1 to 2 teaspoon of ground pepper. Pepper na dinikdik. Mas masarap yung ganon. And then, ito yung ating gagamiting marinate. Yung ating Knorr seasoning. So, ihalo lang natin ito. Saka natin siya ibababad or imamarinate for 3 hours. Or 1 to 3 hours. Dagdag pa natin ng gantong klase ng paminta. So, meron tayong ground and then more pepper. So, nasa sa inyo yun. Filipino dish na ito. Pwedeng gumamit ng beef, pwedeng gumamit ng chicken, at saka pwede rin ang pork. So, yun. Bababad lang natin siya for bawang yung ginamit nila. And lots of garlic. Actually, I really love garlic. After mga 3 hours, pwede na nating start yung pagluluto. Una nating gagawin is igigisa natin yung bawang. Since maraming bawang yung sikreto nila dito, and ganito talaga yung cut nila, gagayahin natin din siya. And lots of garlic. Actually, I really love garlic. I love things that are very garlicky. Tayo ng butter para igisa yung bawang at saka yung ating sili. Pwede nyo kayong magdagdag ng mas marami kung gusto nyo mas maanghang. Natunaw na yung butter, pwede na natin ilagay yung bawang. So, isang buong bawang yung ginamit natin dito, guys. Tapos, siniwan natin ng ganito. Para hindi masunog yung ating bawang. Kung nag-brown na ng konti, pwede na natin ilagay yung sili. And then, pwede pa kayong magdagdag kung gusto nyo ng mas panghang. Tapos, kukuha lang tayo ng bowl para ilagay natin yung ating nalutong bawang at saka yung siling panigang. Isi-set aside lang natin to guys, para lutuin naman yung ating beef. Naman guys, gagamit tayo ng olive oil. Pwede kayong gumamit ng regular lang na mantika kung wala kayong available. So, lagay lang tayo ng konti. And lalagay na natin, pag mainit na yung oil, pwede na natin ilagay yung beef. Pwede nyong hati-hatiin para hindi siya masyadong magbubig. Kasi yung sekreto dito is actually gusto natin siyang maprito yung mga beef. So, hahatiin ko siguro siya ng dalawa or tatlo. Natin yung second batch. Pwede actually mas malalaki yung kiwa niya guys, like cube. So guys, pinaghalo na ulit natin yung ating pwede tayong magdagdag ng additional na liquid seasoning from Knorr. Kung gusto nyo pang maglagay ng more sauce. And then, i-add natin yung ating
mga bawang at saka yung ating siling panigang. Guys, pwede na to. Pwede na nating patayin yung apoy. And then, titikman daw ni ate. Siya yung ating judge. First judge. Siyempre, hindi mawawala ang taste test. Ikaw na talaga. Pwede ka na mag... pwede na mag-asawa si Julia? Mm-hmm. Pwede na mag-asawa si Julia Barreto. Guys, ito na yung ating nilutong beef salpicaw ala Miss Julia Barreto. And thumbs up kasi super sarap niya. Na actually ni ate, pero titikman ko rin. Titikman natin, guys. Malambot yung beef. Sarap nito, guys, with kanin. Perfect. Nalalasahan ko yung bawang. Ang sarap niya. Ang dali lang niyang gawin. Easy lang niyang gawin, guys. And tiyak na magugustuhan ng inyong mga anak. At yun na yung ating recipe for today. Thank you so much for watching. If you're new to my channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo kung meron tayong mga video kagaya dito. Bye, guys!